Hello, good day. Hi guys. Ito yung pinopropagate ko, through cuttings na Indian beads. Malaki na siya, kaya dapat na siyang iripat. Kaya halika, magripat tayo para at least sa malaking pot, baka sakaling bumulaklak this month of October or March. Nag-prepare na ako ng isang big pot kasi kailangan malaki. Ang Indian beads kasi maraming sanga. Nag-prepare na ako ng rice hull, garden soil, at saka carbonized rice hull. Ito na ang potting soil. Tatlo lang sila na mix. Alam nyo ba mga Indian beads, pwede yung bunga nila, pwede rin yung cuttings, pero mas successful ang cuttings kasi yung mga bunga, hindi naman siya tumubo. Bale, after na mulaklak siya, kumuha ako ng mga lima. Ang kaso, namatay lahat yung apat. Siguro sa sobrang init, malalaki na sila nung namatay. Kahit dililigan mo sila, hindi nila nakaya yung init. Eto na lang isang to, ang natira talaga. Eto na nga, itanim na natin siya. Kasi itong pinagtaniman ko, ang plastic na to, sobra ng maraming ugat. Hindi na halos makagalaw, hindi na makahinga yung mga roots niya. Kaya kailangan niya ang big pot para makagalaw yung mga ugat niya. Sana maging successful at mamulaklak siya sa season ng Indian beads, October to March. Masikip kasi yung plastic, kaya medyo hindi ko agad nakuha. Medyo humiwalay siya. Pero andun yung roots, maganda yung roots, mapuputi. Kaya alam ko healthy. Ang nangyari nga lang, stress for sure siya. Sana naman makarecover siya soon. May naputol pang maliit na sanga. Hindi naman cut off yung sanga, medyo nabali. Kaya sana makarecover yung sanga. Kasi pag nakarecover, pwede rin yung tubuan ng foliage na magiging bulaklak niya. Maganda kasi pagka maraming sanga, marami siyang foliage na ilalabas para maging bulaklak. Ilalagay ko muna siya sa shaded area kasi pag bagong tanim ang halaman, kailangan siya 1 to 2 weeks na shaded area. Kung gusto nila sa initan, after na talagang kitang-kita nyo na siya ay stable na, pwede nyo na ilabas sa initan. Ayan na, okay naman so far. Ang mga Indian beads kasi gusto nila sa initan, pero kailangan may kaunting shaded kasi nasusunog din ang mga dahon nila. Ang mga namumulaklak na halaman, talagang gusto nila sa mainit na parte ng araw. Ang mga clerodendrum kasi maganda, Indian beads so far. Ang bulaklak nila para talagang beads na dire-diretso, di ba nakikita naman yun? Sa mga post ko, kung nanonood kayo, makikita nyo, ang dami kong post ng aking Indian beads. Wala siyang amoy, pero yung kanyang appearance, sobrang positive. Positive na magdadala rin talaga ng swerte sa bahay nyo. After flowering, other month nila ng March, April, May. Parang makikita nyo, akala nyo patay na siya, pero hindi nyo alam, mabubuhay siya, magkakaroon ulit siya ng sanga, at doon tutubo ng panibago. Okay guys, till then, please support my channel, irenemontales20. Thank you for subscribing, and thank you for watching. Love you all. God bless everyone. Bye!